Network. Good morning. For today, ang gagawin natin ay si Voldemort. So, mga gagamitin natin ay tissue, Elmer's glue, masking tape, at saka ang bald cap. Siyempre, glue stick, talaga na ating glue mamaya, and then synthetic brush, ito yung gagamitin sa ating face paint na white, at saka itong sponge. So, para mag-bisa natin lahat, tara! Let's watch this! And please don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para liking updated sa aking mga videos. Hello mga ka-network! Siyempre, una natin ilalagay ang bald cap. Medyo nahirapan ako ilagay kasi dumudulas. Then, make sure na fit na natin sa head niya para hindi dumulas. At mamaya, ididikit din natin siya. And to cover his brows, gumamit ako ng Elmer's glue stick. Don't worry mga ka-network, safe ito at hindi siya delikado sa face. After that, let it dry and put concealer. And then after that, ng concealer, lagyan naman natin siya ng powder para hindi magbuo-buo yung ating nilagay na Elmer's glue or glue stick. Huwag natin siyang kukuskusin, kalalagyan natin ng powder kasi magbubuo siya at baka mas much yung ating glue stick. And after that, ganito lang yung paglagay, tap mo lang ng powder. Again, huwag kukuskusin and then i-brush off yung mga nagkalat na powder sa ating face. Guys, kung hindi ka pa satisfied, pwede muli siyang patungan ng glue and then repeat lang yung process na ginawa natin kanina, patuloyin, then concealer, then powder. At syempre, sa bald cap naman, binawasan ko siya and then dinikit ko siya kasi para hindi siya umusog. Medyo ayan, lagyan natin ng curve dito sa mite niya para kita yung ayan. Gamit ang glue ha. Ang masking tape naman, igagamitin natin to cover his nose. Diba si Voldemort, butas lang yung kanyang ilong. So, ito yung aking gagawin para matakpan or makover lahat ng kanyang nose. Ganyan lang, itikip pa natin din. Patungan lang natin siguro ng mga limang layers. Sa bibig na lang siya, hindi na. At para makover naman yung lagay natin masking tape sa kanyang ilong, i-cover naman natin siya ng tissue. Ayan, tapos ayan, susukatin lang natin sa may taas ng bibig, under the nose. And then, layered lang din yung paglalagay ng tissue. Paglagay mo ng tissue, syempre lalagyan natin siya ng glue. At pagkalagay natin ng glue, wala tayong ibang gagawin, kundi spread lang yung glue sa buong tissue at dun sa may taas ng kanyang ilong. Then, patutuyin uli natin siya at pagkatapos nun, pag napatuyo na natin, wow! O diba? Tuyin uli natin at tayo ay wow muna! Kamang pinapatuyo natin at pag napatuyo na natin siya, patungan uli natin siya ng tissue, layered lang, and then glue uli, and then tissue, yun, layered lang hanggang sa parang kumis na yung kanyang nose. At syempre, huwag niyong kalimutan i-check kung humihinga ba siya, kung nahihirapan ba siya humihinga. Kasi baka mamaya, nanginitin na siya, nakalagay mo ng tissue, hindi mo na namamala yan. Yung ginagawan mo, eh, nahihilo na pala. Tulad niya, parang hilo-hilo na siya. Next naman natin nilalagay ay ang white face paint. Ano ba yan? Nahihilo-hilo na siya. Uy, gising! So, maglalagay na tayo ng face paint all over the set. Pero bago yan, kailangan natin mag-wow! At hayaan nyo na tumirik-tirik ang kanyang mata habang tayo naglalagay ng face paint all over his head and his face. Pero actually, safe naman, humihinga naman siya sa tubig. Lagay lang tayo, tsaga-tsaga lang, tigis ganda kumbaga. Sa mga magtatanong kung saan ako nabili yung face paint, sa National Bookstore lang po, water-based na po siya, safe siya sa skin, at hindi siya harmful. Ginagamit ko rin siya sa pang sarili ko kapag gumagawa ko ng mga tutorials. Ayan, kailangan
hindi lang sa tayo sa head or sa face naglalagay ng face paint, gagawin din natin syempre sa kanyang neck. Maya-maya lang gagawin natin sa neck, then cover lang natin ng maigi. Medyo natagalan ako rito kasi medyo humuhulas yung kanyang face paint kasi mainit. Ayan. Basta wag papahid, kumbaga parang tap 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 lang din ulit. At syempre, after yung lagyan ng face paint, nilagyan ko pa to ng powder. Pinatuyo ko muna and then nagtap-tap ako ng powder. At ito naman yung sumunod ko na ginawa, nilalagyan ko na siya ng black eyeshadow para mag-pop up yung kanyang mata. Lagyan lang natin siya sa corner ng kanyang eyes para maging deep yung kanya or lubog yung kanyang mata. Maging illusion na lubog yung kanyang mata. Lagyan lang natin, kinakamit na maitim. After that, lagyan ko siya ng ink or red lipstick to speak. At yun, sabay ko siya ng cover niya. Kasi medyo hindi kaya pa natin. At syempre, doon din kalimutan yung side ng ilong. Then, ayun ulit. Doon ulit sa kanyang mata, sa ibabaw, sa ilalim ng tila yan. So, leave nyo lang dito yung kanyang face na puti. Para magkaroon ng illusion na malamig yung kanyang mata or malabong muna yung kanyang puti. So, guys, sa inyo na yun kung lalagyan ako mga kumari ugat-ugat, pero choice kong wag na. At syempre, natapos ko na siya. Pagbibisi ko na siya. Tara! O, diba? Medyo, i-retouch ko pa siya ng konti kasi may mga crack at bumibigay yung kanyang mga dinikit ko dito sa kanyang ilo. So, wait lang guys. Retouch ko lang yung kanyang eyeshadow. Medyo naghulas. Sandali lang. And, tara! Naghuhulas siya kasi nainit dito sa pwesto namin. So, nabubura ng pawis yung eyeshadow. Pero, huwag na magkalala. Retouch ko naman yan. Ayan, di ba? Retouch lang ng retouch. Hanggang sa ma-perfect natin, kailangan retouch ko lang to kasi para maganda sa picture. And, tada! Here's the finished product! So, that's it mga ka-network! Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood sa aking video! Don't forget to like, subscribe, and share! Give me kisses! Mwah, mwah, mwah!